Magandang umaga, mga bata! Ang layunin ng ating aralin ngayon ay matutunan mo rin ang pagdaragdag ng mga bilang na ang kabuuan ay hanggang 99 na mayroon at walang pagpapangkat o regrouping. Layunin din ito na mapalawak pa ang iyong kaalaman sa pagdaragdag o addition ng dalawang bilang na may isang digit na ang kabuuan ay hanggang 18 gamit ang angkop na pamamaraan sa pagdaragdag. Ating simulan ang ating aralin sa isang kwento. Si Jen ay nagtitinda ng prutas sa palengke. Nakabenta ng 9 na mansanas at 8 mangga. Ilan lahat ang prutas na kanyang naibenta? Tingnan ang larawan, ito ang mga naibenta niya. So, 9 na mansanas ang nasa loob ng kahon at 8 mangga naman ang nasa loob ng pangalawang kahon. So, para malaman natin kung ano or kung ilan lahat ang kanyang naibenta, tulad ng ating pinag-aralan noong nakaraan, gagamitan natin ito ng pagsasama or addition. So, 9 plus or pagsasamahin natin ang 9 at 8, ang kabuuang bilang ay 22. So, ibig sabihin, ang naibenta niya ay 22 prutas. Meron tayong tatlong paraan kung paanong makukuha ang sagot. Ito ay ang una ay ang expanded form. So, tingnan ng mabuti. Ito ang ating bilang na bibigyang sagot. So, 12 or 12 plus 6, ang sagot ay 18. So, sa expanded form, bago natin gawin, igawin muna natin ang expanded form. So, paghihiwalayan natin yung sampuan at isahan. So, ang expanded form ng 22 ay 10 plus 2. At ang expanded form naman ng 6 ay 0 dahil isang digit lang siya plus 6. So, wala siyang number sa column ng sampuan. Kapag ating sinolve, so 2 plus 6 equals 8, 10 plus 0 equals 10. Kaya naman, ang sagot ay 10 plus 8 equals 18. So, kung titingnan ninyo, ang 18 at 18 sa expanded form ay magkaparehas. So, yan po ang unang paraan ng pagdaragdag sa expanded form. Isa pang halimbawa, 24 plus 13 equals 37. Kung gagawin natin siya sa expanded form, paghiwalayin ang sampuan at isahan, ang 2 is 20, ang 4 is 4. Sa 13 naman, ang 1 is 10, ang 3 is 3. Kung ating isosolve, 4 plus 3 equals 7. 20 plus 10 equals 30. So, 30 plus 7 equals 37. So, magkaparehas po ang ating sagot. So, ito po ay ang tinatawag nating expanded form. Pangalawang paraan ay ang tinatawag na standard algorithm. Unahin po natin yung paggamit ng standard algorithm na walang regrouping. So, dito makikita ninyo yung blocks. Ang una is 43. Ang pangalawa is 76. Gamitan natin siya ng standard algorithm ng walang pagpapangkat or walang regrouping. So, ito po ay ang nasa isahan. At ito naman po ang nasa sampuan. Tandaan, kapag tayo po ay nagsasama ng two-digit number, lagi pong inuuna ang nasa place value ng isahan. So, 3 plus 6, ang sagot is 9. Sunod naman ay ang nasa sampuan, 4 plus 5,
Ang sagot ay 19. So, ang sagot or sum is 99. Yan po ang paraan ng standard algorithm. Isa pang halimbawa, gawin po natin 12 plus 32. Unahin po ang nasa isahan. 2 plus 6 equals 8. 1 plus 3 equals 4. Pangalawa, 52 plus 33. Ang nasa isahan ay 2 plus 3 equals 5. 5 plus 3 equals 8. Pangatlo naman, ang nasa isahan is 4 plus 3 equals 7. 3 plus 6 equals 9. So, yan po ang tinatawag or ang pagdaragdag gamit ang standard algorithm with or nang walang regrouping. Okay, so ang una nating ginamit kanina ay ang expanded form. Pangalawa ay ang standard algorithm na walang regrouping. So, para ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral, basahin natin ang isang maikling sitwasyon. Si Lota ay may 28 na malaking glue sticks at 26 na maliit na glue sticks. Ilan lahat ang kanyang glue sticks? So, makikita po ninyo sa larawan, ito ang malalaking glue sticks ni Lota. Ito naman ang maliliit na glue sticks. So, itong mga nakatali ay may kabuoang bilang na 10 bawat tali. So, ang 10 ay 20 at 8 tig-iisa. So, ang kabuuan ay 28 malalaking glue sticks. Samantalang ang nasa baba ay 20 at 6 na maliliit na glue sticks na may kabuoang bilang na 26. So, para malaman natin kung ilan lahat ang glue sticks ni Lota, gagamitan natin siya ng standard algorithm na may regrouping. Kung kanina gumamit tayo ng walang regrouping, ngayon naman may regrouping. So, tulad po ng sinabi ko kanina, pagsasama ng 2-digit number, laging uunahin ang nasa isahan. So, 8 plus 6 equals 14. So, ang lalagay po natin, since 2-digit number po ang sagot, ilalagay natin sa tapat ng place value ng isahan yung number 4 dahil siya ang may place value ng isahan. Habang ang 1, dahil siya ay may place value ng sampuan, ilalagay natin siya sa tapat ng sampuan. Ang tawag natin dito is carry 1. So, ang magiging sagot ngayon is 8 plus 6 equals 14. Ilalagay natin yung 4 sa tapat ng isahan. Carry 1, which is sa tapat ng sampuan. Dahil ang 1 sa 14 ay sampuan. So, 1 plus 2 plus 2 equals 5. So, yan po ang paraan na standard algorithm na may regrouping. Pag sinabi nating may regrouping, meron tayong inilalagay na carry 1. Since ang nagiging sagot dito sa place value ng isahan ay 2-digit number. So, iba pang halimbawa. Okay, ang una is 16 plus 36. So, ang isahan is 6 plus 6. Ang sagot ay 12. So, dahil po 2-digit number ang 12, paghihiwalayin po natin ang 1 at saka 2. Ang magiging sagot is 52. Kasi nilagay natin doon yung carry 1. So, 1 plus 1 plus 3 equals 5. Dito naman, 67 plus 3.
So, ang uunahin po ay ang nasa isahan, 7 plus 3, ang sagot ay 10. Carry 1, dahil 2-digit number ang 10, ilagay natin siya na carry 1. So, 1 plus 6 plus 2 equals 9. Pangatlo, 35 plus 68. Unahin po ang nasa place value ng isahan, which is 5 plus 8 equals 13. Since ang 13 ay 2-digit number, ilalagay natin yung 1 as carry 1 dahil siya ay sampuan. 1 plus 3 plus 6 equals 10. So, dahil wala na po tayong paglalagyan ng carry 1, isulat mo na po ng buo yung 2-digit number na 10. Kaya ang sagot is 103. So, yan po ang paraan na standard algorithm na may regrouping. Pangatlong paraan ay ang pagdaragdag ng tatlong bilang na may 1-digit number gamit naman ang grouping property of addition or GPA. So, this time, meron lang itong 1-digit number pero tatlong mag-groups ang gagawin natin. Tulad halimbawa nito, 4 plus 3 plus 5. Tatlong number or tatlong bilang ang ating pagsasamahin. So, ganito po ang paraan ng paggawa ng grouping property of addition or GPA. Ipapangkat po natin yung dalawang number. Nakalabas po yung isang number. So, 4 plus 3 plus 5. Naipangkat po muna natin itong dalawang number na 4 plus 3. So, ang sagot dyan ay 7. I-bring down po natin yung plus sign as well as yung 5 para maging dalawang number po ulit sila. So, 7 plus 5 equals 12. Pwede rin naman pong isa pang paraan ay silang itong nasa bandang dulo naman ang ating i-group. So, 4 plus 3 plus 5. Ang naging magka-group ngayon is itong 3 plus 5. So, 3 plus 5 equals 8. I-bring down po yung plus sign as well as yung 4 para maging 4 plus 8. Ang sagot is 12. So, kung titingnan po ninyo, parehas lang po ang naging sagot or sum. Dahil, parehas lang naman po yung mga numbers or addends na ating ginamit. So, isulat ang nawawalang addends. Tingnan pong mabuti. Letter A, blank plus 3 plus 7. Ito po yung 3-digit number na inyong pagsasamahin. Equals 5 plus 3 plus 7. Ano po bang addends ang nawawala dito? Sa letter B, ganun din po. 6 plus 1 plus 4. Ano pong addends ang nawawala dito? Letter C, letter D, and letter E. Ang group property of addition or tinatawag po nating GPA ay isang pamamaraan kung saan ay maaaring pagsamahin o pag-isahin ang dalawang bilang sa iisang pangkat. So tulad po ng ginawa natin kanina, dahil po tayo ay may tatlong addends, pinagsama po muna natin yung dalawang addends sa isang pangkat. Tapos, na-i-plus po natin itong 4 plus 3, so 7 yan. Tsaka po natin na-i-plus yung 7 plus 5. Kung gagawin ito sa kabaliktaran, pwede pong dito kayo sa bandang dulo pagsamahin ang dalawang addends sa isang pangkat. Ganon din po ang magiging sum nitong unang pangkat or unang pagsasama dito sa pangalawang pagsasama. Yan po ang paraan na tinatawag na group property of addition or GPA.
Okay, sagutan po natin ito. Suriing mabuti ang bawat pamilang na pangungusap sa hanay A. Piliin sa hanay B ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, ang atin pong bilang na pagsasamahin or addends ay 13 plus blank. Na ang kabaliktaran ay 5 plus 13. Ano po ang nawawalang addends? A, 5. B, 13. C, 18. Isulat po sa blank ang inyong sagot. Ganon din po ang inyong gagawin sa number 2, number 3, number 4, at number 5. Ito naman, ang gagawin naman ninyo, kayo na po ang magsusulat ng pamilang na pangungusap. Bilangin po ang mga larawan at isulat ang pamilang na pangungusap, ganon din ang kanyang kabaliktaran. Alamin ang kabuuang bilang sa bawat pamilang na pangungusap. Hanapin ang tamang sagot sa katapat na kahon. So, kayo po ay pagsasamahin ang 2-digit number na ito. Una, 14 plus 24. Piliin po dito sa loob ng kahon ang tamang sagot. 23 plus 37. 42 plus 38, 21 plus 26, at 50 plus 39. So, pwede po kayong gumamit dito ng standard algorithm na walang pag-regrouping or pagsasama at standard algorithm na mayroong pagsasama or may regrouping. Okay, atin pong suriin at unawain ang suliranin sa ibaba. Si Mika ay binigyan ng kanyang kuya ng 25 na puting holen, 37 na pulang holen, at 19 na asul na holen. Ilan lahat ang holen ni Mika? So, sa suliranin pong ito, nabanggit ang tatlong bilang, 25, 37, at 19. Atin pong alamin ang mga tanong. Sino ang nabanggit sa bata sa suliranin? Ilan ang puting holen ni Mika? Ilan ang pulang holen? Ilan ang asol na holen? Kung ikaw ay kapatid ni Mika, ano ang maitutulong mo sa kanya upang di ito mahirapang alamin ang kabuuang bilang na kanyang holen? Ilan lahat ang holen ni Mika? So, dahil po ang suliranin ay bumanggit ng tatlong bilang or tatlong pagsasamahing bilang or addends, pwede po kayong gumamit ng GPA sa pagsasama ng mga bilang. Ano ang tatlong paraan sa pagdaragdag na binanggit ko po kanina? Una ay ang pagdaragdag gamit ang expanded form. Pangalawa, pagdaragdag gamit ang grouping property of addition. At ang pangatlo, pagdaragdag gamit ang standard algorithm. Gamit ang inyong drill board, sagutan ang mga sumusunod na nakasulat sa flashcard. Okay, dyan po nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!